Dakila ang Diyos at marapat pakakurihin sa kanyang banal na bayan, sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, sumaating lahat ang dakilang kapayapaan. Isang karangalan at isang kagilagilalas na bagay na masumpungan natin ang na tayo ay umaawit sa harap ng Panginoon, nakagagalak sa harapan ng ating Panginoon na makita ang kanyang bayan na may awitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang banal na pangalan. Kaya tayo pong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating idalangin sa Panginoon. Sikapin natin na masumpungan natin na tayo ay tunay na kinikilala ng ating Panginoon kung tayo naghahain ng pag-aawitan, ng pagpupuri at pagpapasalamat. Bakit po? Sapagkat kung masumpungan natin ang ating sarili na hindi umaawit o hindi kinikilala ng Panginoon, umaawit man tayo, maghapon, magdamag, sa bawat sandali ng ating buhay, ang ating pong pag-awit ay mawawala ng kabuluhan kung hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't isang karangalan po, isang dakilang karangalan na patuloy na maisaysay sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Kung kalooban po ng Panginoon ang ating susundin, kung kalooban po ng Panginoon ang ating hahanapin, saan po ba tayo dapat masumpungan na umaawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon? Hindi po ba't marapat na konsultahin po natin ang aklat ng buhay upang malaman po natin kung saan po ba kikilalanin ng Panginoon ang ating pag-aawitan? Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, isang dakilang panahon upang mag-aral na po tayo, ating tuklasin at ating alamin saan po ba tayo inuutusan ng Panginoon na maghain ng awitin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang banal na pangalan. Mayroon po bang nakasaad sa aklat ng buhay? Sa aklat po ng Propeta Isaiah, malino pong sinasaysay, mga kapatid at mga kaibigan. Ito po ay matatagpuan sa maraming kasulatan sa aklat po ng propesiya. Sa aklat po ng Propeta Isaiah, Kabanata 51 at Talata 11. Isa lamang po ito sa propesiya na nasusulat, bagamat marami pa pong mga bagay na magpapatibay sa iglesia, na ang ating pag-aawitan ay kikilalanin ng Panginoon kung tayo ay bahagi ng kanyang bayan. Ganito po ang sinasabi, at ang mga tinubos ng Panginoon ay magsisibalik at magsisiparaong may awitan sa Sayon. Amen po ba, mga kapatid at mga kaibigan? Amen. Kung iniisip nino man na ikaw ay tinubos ng Panginoon o ako may tinubos ng Panginoon, saan po tayo inuutusang umawit ng Panginoon? Saan po tayo dapat masumpungan na may awitan? Hindi po ba't maliwanag na ipinahayag ng Panginoon sa pamamagitan ng aklat ng buhay, sa pamamagitan ng kanyang tipan? Lahat ng tinubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisiparong may awitan sa Sayon. Bakit po sa Sayon? Yan po ang pangalan ng tunay na bayan ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya't patuloy tayo magpasalamat bilang bayan ng Diyos na buhay. Magpuri tayo at magpasalamat sapagkat tayo kanyang pinisan. Tayo ginawa niyang isang dakilang bayan na aawit ng pagpupuri at pagpapasalamat sa kanyang maluwalhating pangalan. Kaya bilang bayan ng Diyos, magalak tayo umawit. Ipakilala natin ang tunay na pangalan ng bayan ng ating Panginoon. Sa banal na bayang hirang, awitin po natin lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inaawit
sisiyawit sa Panginoon sapagkat ang Panginoon ay tumatahan sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Patuloy tayong magalak, itaas natin ang pangalan ng nag-iisang Diyos na tunay. Awitin natin, You are the King of Kings and Lord of Lords. Umawit po tayo ng may kasiyahan, mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hopes, that we praise, pinagpapasalamat sa Kanya kung paanong si Kristo ay nabuhay na mabuli. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Magpasalamat po tayong lahat. Salamat sa iyo, aming Ama. Magsiawit po tayo ng may kasiyahan mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat po, Panginoon, sapagkat natupad sa amin ang dakilang propesiya na lahat ng tinubos mo ay magbabalik at magsisiparong may awitan sa iyong banal na bayan
sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat aming natiyak ng aming pag-aawitan, ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong banal na pangalan ay tunay nga na kinikilala mo sa iyong banal na lukluban. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami na iyong bayan sa panahon ng kawakasan ay tinipon mo at pinipisan mo sa pamamagitan ng iyong katwiran upang ang lahat ng nagsisihanap sa iyo ay sama-samang magpuri at magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat po, Panginoon, napakadakila ng iyong kalooban sa buhay ng mga banal, sa buhay ng mga taong nagsisihanap sa iyo at nagagalak na magsipaglingkod sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Amen. Panginoon, purihin ka sa iyong banal na pangalan at patuloy kaming naglalagak ng aming buong pagtitiwala na sa pamamagitan ng iyong lingkod na itinatayo sa gitna ng iyong bayan, ikaw ang siyang patuloy na magbibigay ng mga bagay, ng mga pangungusap na kanyang sasaysayin upang madinig ang iyong katwiran ng lahat ng tao na tumataan sa ibabaw ng sanlibutan upang sa gayong paraan madinig nila ang tinig mo, maunawaan lang iyong katwiran at upang sa gayong paraan silang lahat ay tawagin mo sa iyong pangalan, babuhay ng naayon sa iyong katwiran upang ang lahat ng mga tao na makakadinig at makakaunawa sa sampalataya at tutupad ay maging bahagi ng iyong dakilang bayan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Amen. Purihin ka, Panginoon, ng mga banal. Ito po ang aming paghilumagap, aming buong pagtitiwala. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tunay na Diyos at Panginoon na tagapagligtas, ang lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang araw po ang aming pinahatid na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Napakadakila na po ng panahon ng kawakasan. Ito na po yung huling hain na maririnig natin na ipapahayag sa buong sanlibutan na ang layunin ng Panginoon Diyos ay ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas ng buong katapangan. Amen. Na ang layunin ay pag-ibig. Wala pong itinatangi, walang diskriminasyon, wala pong komplikado sa sino bang nakakarinig sapagkat ang inyo pong napapakinggan ay spiritual na pagpapahayag, spiritual na pagsiselebrasyon na meron tayong inaalala na ginawa ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Na siya ipinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, sa ikatlong araw po, muli siyang bumangon sa makasalanang sanlibutan. Nahayag na po ang kanyang larawan at nahayag na rin ang larawan ng kanyang ama na sinabi ng ating tagapagligtas na ako at ang ama ay iisa, magkatulad po silang espiritu. Amen po ba tayo? Amen. So, napakadakilang araw na po ang inyong napapakinggan na ipinapahayag na ang katotohanan sa panahon ng kawakasan sapagkat hindi po kung saan-saan nakikita ng ating mga mata tayo maglilingkod sa Panginoon Diyos. Meron hong specific na pangalan na ang lahat ng mga sasamba sa Espiritu at katotohanan, eh doon niya tayo iniimbitahang pumaroon. Amen. Amen po ba? Amen. At lahat ng sasaksit magpapatotoo, sinabi ng ating tagapagligtas na hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Dahil tayo ho ang kanyang kaharian. Nararamdaman po ba natin ang pagkilos ng Espiritu Santo na di natin nakikita na sa pamamagitan ni Kristo Jesus na tunay na Diyos natin, nakikilalanin at paniniwalaan natin, tayo ho ang kaharian. Tayo ho ang itinayo niyang kaharian in the third day na mayroong tayong tunay at iisang Diyos na kinikilala at pinaniniwalaan.
Mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang kaharian niya. Hindi ho mga building yung kaharian. Mga mananampalataya ho yung kanyang kaharian. Tayo ho ang tutupad ng tipa ng ating tagapagligtas. Tayo aalala ng tipa ng ating tagapagligtas. Isinugo po siya sa sanlibutan upang iligtas niya na yung kanyang banal na bayan. Di ko ba natupad ang hula ng mga banal na propeta? Isinilang ang ating tagapagligtas ng babaeng malinis upang tubusin yung kanyang banal na bayan. Di ko ba't yung mga mananampalataya ang bayan ng Panginoon Diyos, yung tutupad at sasaksit magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli? Amen po ba tayo? Amen. Yan po ang nakapaloob sa layunin eh, ang Diyos ay pag-ibig. Walang itinatangi ang Panginoon Diyos. Sinugoy bugtong na anak dahil naalipin ng walang kabuluhang pamumuhay at paniniwala ang buong sanlibutan. Wala po tayong magiging dahilan. Bilang mga tao, naalipin tayo ng kasalanan. Buhat pa lang kay Adam eh, hanggang sa panahon ng kawakasan. Kanya nga ho, isinugoy bugtong na anak upang tubusin na yung kanyang banal na bayan eh. Mananalig tayo ng buong puso, maniniwala tayo ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, buong kaluluwa. Ilalagat na natin yung ating paniniwala sa pagkabuhay na maguli. Mga saksi na tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Meron na tayong pinaniwalaan na di natin nakita yung pangyayari. At meron din tayong pinaniniwalaan na paparito siya na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ba tayo yung iniimbitahan na mag-aralan? Mga magal na tayo sa pagkakaalipin ng walang kabuluhang pamumuhay ng sanlibutan. Alipin na tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Di ba maliwanag sa huling panahon na tayo yung kaharian na itinayo sa panahon ng kawakasan? Makukuha ho natin at maunawaan yung hula ni Propeta Isaiah sa aklat ng Isaiah, Kabanatang 4, Talatang 5. Ang pangalan ho nung bayan na ipinaghandaan ng tahanan sa langit eh, Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Di ba may katuparan na matibay at matatag? Ang bawat nakakarinig, ang bawat sasampalataya at kikilala sa ating tagapagligtas, kikilalanin natin yung tunay na Diyos natin na Espiritu eh. Nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Nangyari ho yan, wala tayong magiging dahilan dyan. Ipinakilala ng Panginoon Diyos sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Sinaksiyan ng Panginoon Diyos yung kanyang buktong na anak. In John chapter 5 verse 37. O di ho ba ang kaligtasan, sasaksihan natin, magpapatotoo tayo doon sa ating tagapagligtas na Espiritu siya. Saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nakapaloob sa hiwaga ang pagpapahayag ng karunungan ng Panginoon Diyos. Di po ba nakalagay sa aklat ng Korinto yan eh? Nakapaloob sa hiwaga ang pagpapahayag. Babasahin ko po sa inyo ang pagpapahayag ng inyong lingkod. Wala pong kaipokrituhan sa sino mang nakakarinig. Matuwid na pagpapahayag. Puro kasaysayan ng tagapagligtas ang iyahayag ko sa inyo. Hindi ho ako makukumpara ng mga bagay na nakikita, kundi manggagaling sa banal na kasulatan ang pagwawangi sa Espiritu at Espiritu. Ang pagkukuna natin ng wangi sa iyong ating tagapagligtas, nahayag ang Espiritu sa laman. Ipinakilala ng buktong na anak ang larawan ng kanyang ama. Amen po ba tayo? Kaya po ang Diyos nating lahat ay iisa. Magkatulad na Espiritu, yung ating kinikilala, yung nagsugo sa buktong na anak, ipinakilala ng buktong na anak yung nagsugo, iisa ang kinikilala nating tunay na Diyos. Maliwanag na po ba sa atin? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Babasahin ko po yung aklat ng Corinto, chapter 2, verse 7. Kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa hiwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang mga sanlibutan sa ikaluluwalhati natin.
Tingnan nyo, bago pa lang lalangin ang Panginoon Diyos ang sanlibutan. Bago pa lang italaga ng Panginoon Diyos ang sanlibutan eh. Sa ikaluluwa, lahati na ating mananampalataya eh. Ang kaligtasan eh. Nakapaloob sa hiwaga ang pagpapahayag ng karunungan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Maliwanag po ba sa atin na naunawaan natin, mga people of Zion, nationwide, malayo niyo sa atin, puspos yan ang pag-ibig. Babasahin ko po itong aklat ni Apostol Matthew sa lahat ng iniimbitahan. Aklat ni Apostol Mateo, chapter 18, verse 18. Katotohanan ang sinabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Pagdating sa verse 19, muling sinabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Verse 20, sapagkat kung saan nagkatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroon ako sa gitna nila. Ilan ho ang palising hinihiling doon sa mga mananampalataya na pinagtitibay sa atin yung tipanong ating tagapagligtas? Dalawa o tatlong nagkatipon, naroon ako sa gitna nila. Eh, hindi ho natin nakikita ang Panginoong Jesucristo dahil Espiritu siya. Isipin natin mabuti, tunawain natin mabuti. Alin po ba yung presensya o yung tagapagligtas natin nasa gitna natin ngayon? Di ho ba yung salita? Amen. Di ho ba yung tipa ng nasa atin ngayon na pinagsasalu-saluhan natin? Naihilingin natin sa pangalan ng ating tagapagligtas, gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Di ho ba gagawin sa atin ng Panginoon Diyos ng Ama ng Panginoong Jesucristo? Ibibigay sa atin yung karunungan, yung unawa, yung pagkilala, yung paniniwala. Amen po ba? Amen. Yan ho yung tatalian sa langit at tatalian sa lupa. Yung katwiran ng ating tagapagligtas sa lahat ho ng iniimbitahan. Maliwanag ko, ipinauunawa sa atin eh. Ito ho yung napagkasunduan natin na tipan na pinag-aaralan natin, binubulay-bulay natin, pinagsasalu-saluhan natin. Ito ho yung pagkain espiritual. Malalaman natin at maunawaan po natin ngayon eh, na tayo palang mga tao ang mga tutupad ng tipanong ating tagapagligtas eh. Siya yung kordero na naglilinis ng ating maruming budhi eh. Eh tingnan nyo, kaya isinubo ang bugtong na anak na alipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya wala tayong magiging dahilan na lahat eh. Ang Diyos ay pag-ibig eh. Kaya ho isinubo yung bugtong na anak eh. Minahal tayong lahat, ayaw niya tayong mapahamak dito sa sanlibutan. Dahil mapanganib na ho ang panahon ng kawakasan, inihahanda niya na yung kanyang banal na bayan sa muling pagparito ng bugtong na anak. Di ho ba't mapalad yung nakakarinig at nakakapanood? Maninindigan tayo, magpapatotoo tayo, sasaksihan natin yung ating tagapagligtas, kikilalanin natin na siya Espiritu, walang laman, walang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay niya mag-uli. Kaya ho tayo sumasaksi sa pagkabuhay na mag-uli, nahayag na ho ang hiwaga sa mga banal. Nahayag na ho sa tagapagmana ng pangako ang hiwaga. Di ho ba't ang hiwaga eh, nakilala natin na ang larawan ng Ama ng Panginoong Jesucristo ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Sinaksihan ng Ama yung kanyang bugtong na anak sa John chapter 5 verse 37. Isinugo ng Ama yung bugtong na anak sa sanlibutan. 1 John chapter 4 verse 13 to 14.
O dyan o, makikilala nyo yung tunay na katiwala ng kaharian ng Panginoon eh. Alam mo, ang pangalan ng kaharian ng Panginoon Diyos na ipinaghanda ng tahanan sa langit. Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Di ba, mapalad yung mga listeners. Mapalad ang sino mang mga magiging participant na sasaksit magpapatotoo sa pagkabuhay na magbuli ng Panginoong Jesucristo. Tayo mga imbitado eh. Tayo imbitado sa kasalang magaganap. Alam nyo ho ba, damit na puti. Eh yun ho katwiran, inaalala na natin yung katwiran ng ating tagapagligtas, saksi na tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Nahayag sa atin ang hiwaga o hindi na hiwaga sa atin. Di ho ba, naunawaan na natin yung inilihim sa lahat ng lahi at panahon, ngunit sa mga banal ay nahayag. Di ho ba hayag sa labi natin, inihayag natin yung katotohanan na ang Diyos ay pag-ibig? Isinugoy bugtong na anak upang huwag mapahamak ang sino man. Kalayaan natin ngayon ito na kinalanin eh, paniwalaan natin, sampalatayanan natin, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nakaselyo sa puso't isip natin, hindi nawawalay sa labi natin yung katotohanan, yung katwiran ng ating tagapagligtas, kahit saan tayo makarating na mga bansa, lumalabas sa labi natin, hayag, saksi tayo nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Nahayag ang hiwaga ng kababalagan ng banal na kasulatan sa mga banal na tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Tayo ho ang inimbitahan sa kasalang magaganap. Pagparito ng ating tagapagligtas, lahat ng mga banal na saksi nagpatuto sa pagkabuhay na maguli, dalawa o tatlo, nagkakasundo tayo. Inaalala natin yung tipanong ating tagapagligtas, mga saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Nahayag ang hiwaga ng kababalagan sa ating lahat ngayon. Ang Diyos ay pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Kalayaang ipahayag ang layunin ng Panginoon Diyos ay pag-ibig. Iahayag natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Magpapatotoo po tayo. Ayaw niyo mapahamak ang sino man eh. Nararamdaman niyo, wala akong ginagamit na halimbawa ng mga bagay na nakikita, ng mga temporary mga bagay. Purong kasaysayan ng ating tagapagligtas ang inihayag kong katotohanan. Mga saksi't nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Meron po tayong pakikinabangan sa napapakinggan natin. Espesipiko, sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo, may babalikan siya. Ano ho ang pangalan ng pinaghanda ng tahanan sa langit na babalikan ng Panginoong Jesucristo? Kaya ho yung mga mananampalataya, yung mga naniniwala at saksi't nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, nag-iintay na ng pagparito ng ating tagapagligtas eh. Ano ang pangalan ng nung bayan ay pinaghanda ng tahanan sa langit? Yung hula ni Propeta Isaias na matutupad sa mga mananampalataya sa panahon ng kawakasan? Di ba ba't iglesia ng banal na bundok ng Zion ang ipinaghanda ng tahanan sa langit? Espesipiko yan. Kaya ho, doon sa lahat ng nakakarinig, hindi naman kayo malulugi eh. Pakisubaybayan nyo kami, pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan, basahin natin sa ating mga tahanan. O i-upload natin sa ating mga gadget yung banal na kasulatan. Kahit nasa sakyan tayo, kahit na nag-o-office tayo, kahit na ano'y kalagayan natin, i-search natin yung iglesia ng banal na bundok ng Zion, kung paano tayong tinawag. Inihayag natin yung katotohanan sa puso't isip natin, eh, hayag sa labi natin. Mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Mga imbitado tayo sa kasalang magaganap. Alam niyo ho ba, babalikan ng Panginoong Jesucristo yung mga iglesia, yung mga mananampalataya, yung mga tapat na nanindigan. Ang bilis sa atin eh, huwag tayong pupunta sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata para paglingkuran natin ng Panginoon Diyos eh. Mapapakinggan natin yung tinig niya sa social media, i-upload sa social media. Hayagang ituturo ang katotohanan sa social media na ang Diyos ay pag-ibig. Walang itinatangi. Freedom of information, freedom of communication, freedom of expression. Tingnan nyo ang kalayaan ng pagpapahayag na ang layunin ng Panginoon Diyos eh. Ituro ang lahat ng mga bagay na nauukol na ginawa ng ating tagapagligtas na ang layunin ay pag-ibig. Ihayag ang katotohanan sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa lahat po nung nakakarinig at nakakapanood, tignan nyo yung policy oh, dito sa aklat ni Mateo, chapter 18, verse 18, 19 to 20.
Ang palisyo, dalawa o tatlong nagkatipo, naroon siya sa kalagitnaan natin eh. Ano man ang hilingin natin sa pangalan ni Kristo Jesus eh, ipagkakaloob sa atin eh. Hilingin natin eh, pakilala ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na mga mananampalataya. Hilingin natin na mapuspos tayo ng karunungan. Hilingin natin na mapuspos tayo ng pag-ibig. Hilingin natin na mapuspos tayo ng pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito. Hilingin natin na sa pangalan ni Kristo Jesus, mapuspos tayo ng pagkilala at pananampalataya. Ang Diyos ay pag-ibig. Tignan nyo, sa lahat ng iniimbitahan, tayo ho ang kaharian. Tayo ang nakarecord sa langit. Ang tunay at iisang Diyos natin, nakarecord sa langit. Iisang Diyos na tunay. Ang pangalan ng kaharian, nakarecord sa langit. Tinalian sa langit, tinalian sa lupa. Napakatibay at napakatatago ng pundasyon ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ho, walang komplikado to kahit na sino man yung nakakarinig eh. At binibigyan pa tayo ngayon ng pag-asa upang subaybayan nyo kami. Genesis up to Revelation, ngayon nyo lamang po mapapakinggan na ipinakikilala na ang kaharian ng Panginoon Diyos eh. Mga mananampalataya, mga conquerors, wala hong pupuntahan ng mga kaharian dito upang paglingkuran natin ang Panginoon Diyos. Naalipin tayo ng walang kabuluhang pamumuhay at paniniwala ng sanlibutan. Isinugoy bugtong na anak upang i-restored na, ibangon niya na yung kanyang banal na bayan. Amen. Di ba ba ang banal na bayan, yung mga iglesia, yung mga mananampalataya? Hindi ho madaling pumasok sa kaharian ng langit. Hindi ho madaling mag-claim ng ligtas ako. Talaga hong pumapasok tayo sa butas ng karayom sa panahon ng kawakasan. Uunawain ho natin mabuti yung ating napapakinggan. Hindi ho madaling magkamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Matinding sakripisyo, matinding pagtitiis, matinding pagpipigil sa sarili na ipagtatangin natin yung kinagis na natin, walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kapupuutan natin yung kinagis na natin dahil tayong lahat na mga partakers, mga refugees, mga strangers, mga participant, naalipin ho tayo niyan. Diyan ho tayo pinalalaya sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya ho naagising na tayo sa walang kabuluhang pamumuhay ng sanlibutan eh. Alamin ho natin mabuti, tunawain natin bilang inyong lingkod na nagpapahayag ng katotohanan. Tayo ho ang kaharian niya, yung tutupad at aalala. Ang Panginoon ho ng bundok ng sayo ng araw ng Sabat. Alam nyo, pagkaligtasan ngayon, inaalala natin ang Panginoon ng Sabat eh. Di ho ba't sila nga ipinako sa krus? Amen. Upang alalahanin natin yung nangyari, 1,000 taon na nakalilipas. Amen. Di ho ba't may ala-ala tayo ngayon? May espiritu tayong ala-ala ngayon? Sino ho naglalagay ng espiritu sa puso't isip natin? Sino gumawa ng tipan? Di ho ba't ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas? Nakilala natin siya na tunay ng Diyos, na espiritu siya. Di ho ba espiritual na pag-aaralan? Espiritu'y kikilalanin natin, iwawangis natin yung sinabi ng tagapagligtas sa mga banal na apostol, na ipinahayag ng mga banal na apostol, ang pangyayaring namasda, nakita nila, nahipo nila, nakausap nila ang ating tagapagligtas. Di ho ba't saksi silang lahat sa pagkabuhay na panguli? O sila ho ang pillar ng bundok ng Sayon. Tayo naman ang tagapagmana ng kanyang pangako, ng buhay na walang hanggan. Bilang tagapagmana, maninindigan po tayo sa panahon ng kawakasan. Ano ho ang bilin dun sa Aklat ng Gawa, chapter 7, verse 48 to 49? Ang bilin doon eh, wala tayong pupuntahan ng mga bagay na nakikita eh. Ang sabi ng Panginoon Diyos eh, anong anyong bayan itatayo nyo sa akin? Ang lupa ay tungtungan ng aking mga paa, ang langit ang aking luklukan. Anong dako ang pahingahan na itatayo nyo sa akin? Ang sabi ng Panginoon Diyos. Sa ano siya mamamahinga ngayon? Unawain natin mabuti, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Ano ang sabi doon sa Lucas chapter
Diyan o, makagigets natin eh, pagdating sa aklat ni Lucas, ni Apostol Lucas. Nakikipag-usap po dyan yung Pareseo eh. Ano ang sabi ng Pareseo? Lucas chapter 17 verse 20. Palibasa ay tinanong siya ng mga Pareseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na mapagkikita. Sinagot ang Panginoon Jesus Christ ay Pareseo, hindi mapagkikita yung kaharian ng Panginoon Diyos eh. Hindi paparito na mapagkikita. Nakukuha niyo ho. Amen. Mga kapatid at kaibigan na nangalat sa silangan, kanluran, timog at tilaga, alam niyo, pagpapahayag ng katotohanan ang Diyos ay pag-ibig. Nationwide eh, dyan ho manggagaling ang mga banal eh, sa silangan, kanluran, timog at tilaga. Kaya nga ho, pinalago ng Panginoon Diyos ang karunungan ng mga tao sa panahon ng kawakasan eh. Ang layunin ni pag-ibig, i-upload sa social media, mapapakinggan ito ng mga banal eh. Ang layunin, pag-ibig. Wala siyang itinatangi. Walang diskriminasyon. Hindi ho komplikado sa sino man. Espiritual ng paghahayag, espiritual na pagdiriwang. Inaalala natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Ay nakagagalak nga po eh sa mga magulang. Madudoktrinahan natin yung ating mga anak. Mapapalaki natin sa katotohanan eh. Isasaysay natin sa mga anak natin bilang magulang eh. Kung paano tayo naligtas, ituturo natin sa kanila na ang Panginoon Jesus Cristo ay pinako sa krus. Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbangon siya sa mga kasalanan sa libutan. Nahayag ang larawan ng Panginoong Jesus Cristo na Espiritu siya. Nahayag din ang larawan ng kanyang ama. Dahil yung ama ang nagsugo sa bugtong na anak. Inihayag ng anak ang larawan ng kanyang ama. Di ho ba't magkatulad silang Espiritu? Kung magkakayon, lahat ng sasaksit, nakakapakinig, maninindigan tayo. Ang ginawa niyang daang tahanan eh, yung puso't isip natin eh. Meron tayong spirit of remembrance, may espiritu tayo ng alaala. Inaaliw tayo ng ating tagapagligtas dahil tinutupad natin yung ginawa niya sa krus. Mga saksi na tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Tayo ang kaharian niya. Tayo tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion na ipinaganda ng tahanan sa langit na lahat ng mga saksi at nakarinig at kumilala na tapat na mag-move forward na tayo, back out na tayo sa kinagis na nating paniniwala ng sanlibutan, napakinggan na natin yung katotohanan, maninindigan na tayo, mag-iintay na tayo sa second coming of Jesus, na tayo ang babalikan niya, ang mga kalipunan ng mananampalataya, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Sa ano tumatahan? Ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Di ba napakinggan natin yung katotohanan, inihayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig. Kinilala natin at pinaniwalaan natin, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Malaya tayong Kristiyano. Amen po ba? Amen. Di ba sa puso natin tumatahan ang katotohanan? Hayag sa labi natin, saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Naglalakbay tayo rito. Nabubuhay tayo ng may pagkilala at pananampalataya bilang mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas. Di ba't ang ginawang dwelling city eh, yung puso't isip natin? Amen. Sinabi ng ating tagapagligtas na hindi tayo mapapaya sa muli niyang pagparito. Dahil tayo yung babalikan niya, tayo naman yung sasalubong. O wala tayong pupuntahan isang lugar lang. Kundi mapapakinggan natin yung tinig, i-upload sa social media. Magkakaroon na ng multiplication ng habag at awa ng Panginoon Diyos. Kikilala na natin yung ating tagapagligtas na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Di ba tumataan sa puso natin yung napakinggan natin na katotohanan, hayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig, sinuwi bugtong na anak, paniniwalaan natin, kikilalanin natin, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, nahayag ang hiwaga ng karunungan ng Panginoon Diyos sa bugtong na anak. Di ba tayo yung kaharian niya? Tayo maninindigan? Kaya sabi ko kanina, hindi madali ang kaligtasan eh. Tatalikuran natin yan eh. Kapupunta na natin yung kinagis na natin eh. Tayo pala mismo ang kaharian ng Panginoon eh. Tayong aalala at tutupad eh. Kaya ang policy niya, dalawa o tatlong nagkatipon eh. Pagkakasunduan na natin na, alalahanin natin yung tipan eh. Ano man ang hilingin natin sa pangalan ni Kristo Jesus eh. Ipagkakalog, magpuplo yung karunungan at wisdom sa puso't isip natin eh. Nadudoktrinahan natin yung ating mga anak sa napakinggan natin eh.
Di ba lahat magiging pastor yung mga magulang? Alalahanin natin si Propeta Moises, yan din ang isinaysay niya doon sa kanyang mga anak, yung patotoo sa ilang na nangyari, nang palayain yung bayan ng Panginoon sa pagkakaalipin ng Ehipto. Ibinili ng Panginoon Diyos kay Propeta Moises, isaysay mo sa mga anak mo at magiging anak ng anak mo ang patotoo sa gitna ng ilang. Di ba, pagka tanghaling tapat, kinukulim-lima ng lilim ng Panginoon Diyos yung kanyang bayan, pagkagabi haliging apoy, sa kahuli-hulihan eh, hinati ang tagat ng pula. O yan yung patotoo na sinasabi ni Propeta Moises sa kanyang pamilya. O ngayon naman, sa panahon ng kawakasan, di ba't kababalaghan din yung inyong napapakinggan na ipinakro sa krus yung ating tagapagligtas, may aalalahanin tayong patotoo. Yan ho yung binhi ng patotoo na nakatatak sa puso't isip natin. Kaya tayo iniimbitahan eh. Liwanagin po natin mabuti, hindi tayo mag-iimbita sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Isipin natin, sa matataas na tao na lang, kung iimbitahan mo, mababa ka lang, di ba't nakakahiya? Wala tayong magagawa dahil plano po ng Panginoon Diyos ito. Wala tayong magiging dahilan ditong lahat. Nangyari ho ito, nasulat sa banal na kasulatan. Nakuha nyo, hindi na mapagkikita yung kaharian. Ayan o. Kung kailan darating ang kaharian ng Diyos ay sinagot niya sila at sinabi ang kaharian ng Diyos ay hindi paparito na mapagkikita. Tingnan nyo, hindi paparito na mapagkikita. Di common sense, tayo palang mga iglesia na nangalat sa Silangan, Kanlurang, Timog at Hilaga ang magpapatotoo sa nangyari na ipinako yung ating tagapagligtas sa krus, tanda ng pagtutulbusin ng kasalanan ng marami. Di tayo pala kaharian yung tutupad at aalala na ang policy, dalawa o tatlong nagkatipo na umaalala ng tipan eh, naroon siya sa gitna natin. Amen po ba? Amen. Kaya naman magmumultiply ang pag-ibig niya sa sino man. Nationwide, worldwide. Tignan nyo ho ang hain. Multiplication ng pag-ibig niya sa kanino man. Wala siyang itinatangi. Dahil ho, tayong lahat ay naalipin na lang, walang kabuluhang paniniwala at pamumuhay ng sanlibutan. Yan ho yung pagsisisihan natin sa sanlibutan. Automatic. Na mag-move forward na tayo, spiritual move forward. Pagdating ho sa laman, saklaw tayo ng estado saan man tayo naninirahang mga bansa. May sumasaklaw sa laman. Kaya ho naka-separate ang church and state. Di ho ba? Naka-separate ang estado at ang iglesia. May batas ang laman na umiiral na tutuparin natin dito sa mundo. Pagkasumuhay tayo sa batas ng kautusan ng tao, pananagutan natin eh. Amen po ba? Amen. Ngayon, sa batas po ng Panginoon Diyos, isinugoy bugtong na anak. Tayo po yung church. Tayo yung naka-separate, na tumutupad at umaalala at sasaksit magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo po ang kingdom of God. Ano ang pangalan ng kaharian ng Panginoon Diyos? O, mag-gets natin eh, doon sa hula ni Propeta Isaias, lilika ang Panginoon ng tahanan sa langit, ng bundok ng Sayon. O yung mga mananampalataya, di ho ba tayo mga iglesia? O, di ho ba iglesia ng banal ng bundok ng Sayon ang ipinaghandaan ng tahanan sa langit? Nakukuha ho natin eh. O, i-upload natin yung mga banal na kasulatan natin. Pag na-i-upload na natin, i-write natin yung iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Sasaksihan tayo ng Panginoon Diyos na tayo nga yung itinayo niya na kanyang kaharian. Tayo umaalala ng tipan ng kanyang bugtong na anak na isinugo sa sanlibutan. Tayo bayan niya. Tayo itinayo niyang matatag at matibay na bayan niya na naghihintay sa muling pagparito ng kanyang bugtong na anak. Di ho ba't mapalad ng sino mang nakakarinig na ang layunin niya pag-ibig, walang itinatangi, walang diskriminasyon, wala hong komplikado sa sino man, spiritual hong paghahayag ng katotohanan ito. Unawain ho natin, wala akong ginagamit na mga temporaryng mga bagay na nakikita.
Suriin din ho natin sa lahat ng mga nangangaral ngayon. Maraming magagandang nangangaral ngayon eh. Ang ginagamit sa mga bagay na temporary, i-apply sa spiritual. Wala akong kaugnayan yung mga bagay na nakikita. Pag i-apply sa spiritual, wala akong kaugnayan sa kaligtasan yan. Ngayon, magkakaroon tayo ng relasyon at kaugnayan sa tipan ng ating tagapagligtas. Magpapatotoo tayo sa nangyari na nasulat sa banal na kasulatan. Ang nangyari, 1,000 taon na nakalilipas. Aalalahanin na natin yung gawa ng ating tagapagligtas. Mga saksi na tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. May mga selyo na tayo ng patotoo. Saan nakatatak? Sa puso't isip natin. Napakinggan natin, no? Inihayag sa social media ang Diyos ay pag-ibig. Paniniwalaan natin yung buktong na anak na isinubo sa sanlibutan upang i-restore na yung kanyang bayan. Di ba tayo bayang banal niya? Amen. Bagamat nandito pa tayo sa laman, ang laman no, hindi magiging banal. Babalik sa alabok ang laman. Kaya ho, spiritual na pag-aaralan eh. Tatahan na yung espiritu, yung karunungan sa puso't isip natin. Lalabas na sa labi natin, nahayag na yung katotohanan. Mga nagpapatotoo na tayo. Saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ba doon tayo nilikhang kalarawan ng ating tagapagligtas? Doon din niya tayo nilalang na taong bago. Doon din tayo isinilang sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kaya ang mga saksi sa pagkabuhay na maguli, wala nang kamatayan eh. Hindi na nagkakasala yan eh. Mga isinilang na sa katotohanan eh. Mga saksi na sa pagkabuhay na maguli. Ang selebrasyon ng mga iglesia, ng mga banal sa panahon ng kawakasan, ang mga inimbitahan sa kasalan, eh mga taong bago. Nagse-celebrate tayo ng araw ng Sabat. Amen. Pagliligtas ng Panginoong Hesukristo to sa mga banal sa panahon ng kawakasan. Ang layunin ay pag-ibig. Isinilang na tayong lahat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Nakilala na natin na Espiritu yung ating tagapagligtas. Walang laman, walang mga buto. Tayo kaharian niya. Tingnan niyo ho yan. Magang ipamuhay yung katwiran ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang manggagaling sa silangan diyang lurang timog at hilaga, ang mga saksi at may tatak ng binhi ng patotoo na nag-iintay na sa muling pagparito ng ating tagapagligtas. Tayo ho ang bayang banal niya. Ipaglalaban na natin yung katotohanan na napapakinggan natin. Mga magpapatotoo na tayo, tsaksi sa pagkabuhay na maguli. Tataliguran na natin yung mga walang kabuluhang paniniwala na kinagis na natin. Pagsisihan na ho natin yan. Dito lang ho sa Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon may confirmation ng kaligtasan. Dito lang ho sa Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon may assurance ng kaligtasan. Dito lang ho sa Iglesia ng Banal na Bundok na Sayon meron katiyakan, may confirmation of faith. Dahil ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, inaalala natin ang tipan ng author ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang Panginoong Hesukristo ang author ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas ang ministro ng Banal na Bundok ng Sayon. Kaya hindi na tayo pwedeng turuan ng sino man dahil may gumawa ng tipan na aalalahanin ng mga banal na mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan na nagse-celebrate na araw na ng Sabat. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the King of Sabat. You and me, that is the Mount Zion. Ikaw at ako, ang bayan ng Panginoon eh. Tayo yung mga tupa na ibinibigkis na ng katotohanan. Tayo may turbante, may karunungan, may bracelet, may panangga sa suligi ng kasamaan ng sanlibutan. Tayo yung may tabak na magkabilay talim na tinatabas na natin yung masasamang aral ng sanlibutan. Tayo yung nakabigkis ng katotohanan ng mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung nakapangyapak ng ebanghelyo. Pinamumuhay na po natin ang mabuting balita na napapakinggan natin ng mga saksi nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Di ba tayo bayan niya? Ginigising na po tayo sa panahon ng kawakasan. Mga chosen people of God. Tayo ho yung sariling bayang pag-aari ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. 1 Peter chapter 2 verse 9. Iniyahayag natin yung larawan ng tumawag sa atin.
Inihayag natin sa kadiliman yung katotohanan. Dahil ang buong sanlibutan ay nabakbat na at nakahilig na ang buong sanlibutan ng masama. Naalipin ho ang mga banal na walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Do you read me, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Nakuha niyo ho na wala tayong pupuntahan na mga kaharian. Sa'no ibinili niyan sa mga banal na alagad ang nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga tagapagmana ng pangako ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng tagapagligtas sa mga banal na alagad ang lahat ng mga bagay na kanyang gagawin dahil pinag-iingat niya yung mga banal na alagad na baka sila'y mailigaw ng maraming paparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon o, pinauunawa na sa mga banal sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Tayo ho ang mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ang magkakaisa, magkakasundo tayo, aalalahanin na natin din tipano ating tagapagligtas. Mga saksi na tayo sa pagkabuhay niya maguli. Di ho ba't ipinakilala ng Panginoon Diyos yung kanyang buktong na anak sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide? Kaya wala tayong magiging dahilan eh. Nakikibangan na po ang Panginoon Diyos sa panahon ng kawakasan. People of Zion, wake up in the last days. Gumising na ho tayo, manindigan na tayo. Kaya sabi ko kanina, hindi madaling pumasok sa kaharian ng langit. Ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Isipin natin lahat ng okasyon pag hindi ho naka-related sa bundok ng sayo ng okasyon, pag-okasyon lang sa laman, lahat lumilipas eh. Isipin natin kung aling okasyon, spiritual occasion ang sasalihan natin at makikiisa tayo. Aalalahanin natin yung tipanong ating tagapagligtas. Magpapatotoo tayo, saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. May iniintay tayong buhay na pag-asa, may kinilala tayo at pinaniwalaan na sa pagparito niya, kung ano yung larawan niya, yun din ang magiging larawan natin na pinaniniwalaan natin sa isip, sa salita at sa gawa. Nakikiisa tayo doon sa napakinggan natin, in-upload sa social media na ang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Ipinapahayag ang katotohanan, ang katwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas na ang layunin ay pag-ibig. Ipinapakaral ng buong katapangan ang katotohanan. Kaya sabi ko nga kanina, hindi ako kumukuha ng ibang aklat o iyahalin tulad ko sa pagpapahayag na espiritual sa mga marurunong na tao ng sanlibutan. Dahil ang bilin dito, hindi mga kailangan ng kasama ang banal na kasulatan. Amen po ba? In Book of Isaiah chapter 34 verse 16, pipisahin niya tayo ng kanyang espiritu. Mapapakinggan natin ang katotohanan na iyahayag sa social media. Damahin niyo yung inyong napapanood na nangangaral sa social media. Pag-spiritual ho ang pagpapahayag, ang Diyos ay pag-ibig. Huwag natin ikinukumpir ang spiritual na pagpapahayag sa mga bagay na nakikita. Dahil ang mga bagay na nakikita ay nasisira, naglalaho at nabubulok. Ngunit ang salita ng Panginoon Diyos hindi lilipas, nananatili siya magpakailan-kailan pa man. Kaya ho, people of Zion, sa lahat ng nakakarinig, meron ho tayong spiritual acceptance, spiritual repentance, spiritual deliverance. May napakinggan tayo na magiging people of God tayo, maninindigan na po tayo. Kaya ang kaligtasan, hindi madali eh. Hindi madali pumasok sa kaharian ng langit. Ipamumuhay ho natin yung katwiran ng ating tagapagligtas. Ang kaharian ng langit, tutuparin natin yung katwiran ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Yan ho ang kaharian ng langit, yung katwiran ng hari ng mga hari. Katwiran ng hukom ng mga hukom. Katwiran ng tunay na Diyos ng mga Diyos. Siya ho ang master of master ng bundok ng Zion. Siya ho ang hukom ng mga hukom. Siya ho ang Panginoon ng mga
mananampalataya na nangalat sa silangan, kanlurang, tibok at hilaga na maninindigan at maghihintay na sa muli niyang pagparito. Meron tayong napakinggan na kinilala at pinaniniwalaan natin na sa pagparito niya, magiging kalarawan niya tayo. Di ba yan ang paniniwala? Naniniwala tayo na kung siya paparito na sa isang kisap mata, mababago tayo, magiging kalarawan niya tayo. Colossians chapter 3 verse 4, 1 John chapter 4 verse 17, 1 John chapter 3 verse 2, Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Nakarelated ho sa ating lahat yan, ng mga nakakarinig, ng mga people of Zion, people of God, chosen people of God, mga God servant in the name of Jesus in the resurrection. Introduction pa lang ho. Sa lahat ng iniimbitahan, hindi tayo mag-iimbita para pumasok ang Panginoong Diyos sa puso't isip natin. Siya ho ang nag-iimbita sa atin. Huwag ho natin binabaliktad yung tipa ng Panginoong Jesucristo. Pananagutan natin yan eh. Ang nag-iimbita ho ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang buktong na anak na isinugo. Amen po ba? Amen. Mapapakinggan po natin yung sinasabi niya eh. Nasabi niya eh, siya pakinggan natin eh. Amen po ba? At meron pa nakarinig nung sinasabi ng Panginoon Diyos na pakinggan natin siya. Sino ho ang nakarinig? Matthew chapter 17 verse 5. Samantalang sasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapangap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapangap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Ano po sabi ng Panginoon Diyos? Yung buktong na anak niya na kinalulugdan ng kanyang espiritu, ang pakinggan natin at paniwalaan. Di ba siya tagapagligtas natin? Amen. Tayo bayan niya. O sino ho ang nakarinig? At pagkaraan ng anim na araw, isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. O saan din nalang ng Panginoong Jesucristo yung mga alagad sa mataas na mundo. Doon nila na dinig yung tinig sa alapaap. Hindi po saan saan tayo pupunta para madinig natin ang tinig ng Panginoon Diyos. Isa lang ho ang pagkagalingan ng tinig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa banal na bundok lang ho ng sayon yung mapapakinggan ng tinig ng Panginoon Diyos. Iahayag na yung katotohanan sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. At nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias at nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin nang tayo dumito. Kung ibig mo ay gagawa kami rito ng tatlong tabernakulo, isa ang sa'yo at isa ang kay Moises at isa ang kay Elias. Tignan nyo, samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapap ay dumihilim sa kanila. Nadinig nila yung tinig na ipagtatayo ng mga apostol si Moses, si Elias. Nagtolda, napakinggan nila sa langit yung tinig. Napakinggan ni Pedro, ni Santiago, ni Juan. Ang sabi ng Panginoon Diyos, yung buktong na anak na isinubo niya sa sanlibutan, ang kinalulugdan niyang anak na siya nating paniwalaan. Amen po ba? Amen. O di mo ba ipinako sa krus? Tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. In the third day, nagbago na sa makasalanang sanlibutan. Ipinakita na inarawan ng Panginoong Jesucristo na siya Espiritu. Kaya ho, nagbago sa makasalanang sanlibutan. Alipin tayo ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Kaya sa kaparaanan na nangyari na nakapalob sa hiwaga ang pagpapahayag ng katotohanan, sa katwiran ng pagkabuhay lang po tayo magkakaroon ng relasyon lahat. Amen po ba kayo? Amen. O ngayon, nakapag-repent na tayo. May tatanggapin na tayong Espiritu. Mga saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Dating po sa aklat ng Korinto, pinapangaral po ang Ebanghelyo na walang bayan. Amen po ba? Amen. 1 Corinthians chapter 2 verse 12,
Ngunit ating tinanggap hindi ang Espiritu ng Sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Makikilala po natin yung ibinigay sa atin na walang bayad na buhat sa Panginoon Diyos. Di ho ba't nahayag ang Espiritu sa laman in the third day? Isinugoy bugtong na anak, ibinigay nga sa atin eh, para huwag tayo mapahamak eh. Mag-iintay na tayo ng katuparan ng kanyang pagparito eh. Mga tapat nating ingatan ho, yung napakinggan natin, dahil dito tayo magkakaroon ng relasyon. Dito tayo mababago sa katwiran ng ating tagapagligtas sa pagkabuhay na mag-uli. Alam nyo kung saan manggagaling ang pag-ahayag ng paghuhukom sa Iglesia ng Banal na Bundok ho ng Sayon eh. Sa ano ba uhukuman? Basahin natin sa aklat ng awit, mag-research na po tayo. Uhukuman po ang lahat ng mga di mananampalataya at mananampalataya sa katwiran ng pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba, people of Zion? Amen. Ang tinanggap po natin eh, hindi naman mga bagay nakikita eh, sa mga maliligtas. 2 Corinthians chapter, tignan nyo, 2 Corinthians chapter 1 verse 22, na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Sino ho ang nagbigay ng tatak sa atin? Ang Panginoon Diyos eh. Isinugoy bugtong na anak eh. Ibinigay sa atin na makikilala natin na nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Di ho ba siya yung nagtatak sa atin? Nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso? Di ho ba't ang Panginoon Diyos ang nagsugo sa kanyang bugtong na anak? Ibinigay sa kanyang bayan upang i-restore tayo sa panahon ng kawakasan. May mga tatak tayo ng Espiritu, ng patotoo, ng ating tagapagligtas. Hayag sa labi natin, mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli. Di ba yan yung Espiritu na nakatatak sa ating mga puso na walang bayad? Wala naman yung bayad ang pagpapahayag ng kaligtasan sa panahon ng kawakasan eh. Mapalad ho yung lahat ng nakakarinig. Unawain po natin mabuti at kumaunawaan na natin, manindigan po tayo sapagkat ang nakapaloob sa napapakinggan natin ay pinapahayag na ang Diyos ay pag-ibig, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. Idudoktrina na natin sa ating mga anak, palalakihin na natin sila sa katotohanan, isasaysay na natin yung nangyari na natala sa banal na kasulatan, papahayag na natin kung ano nangyari. Ipinako sa krus yung ating tagapagligtas, tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami, in the third day, nagbangon na siya sa makasalanang sanlibutan. Yan ho yung Espiritong nakatatak sa puso natin, na ipinahayag sa social media na walang bayan. Aalalahanin na natin yung gawa ng ating tagapagligtas, nagpapatotoo na tayo. Malayang Kristiyano na ho tayo, nagbabantay na tayo sa muli niyang pagparito, ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Maninindigan na ho tayo, hindi na tayo babalik dyan sa mga kinagis na nating mga paniniwala na sanlibutan o walang kabuluhan. Ang kaligtasan ho, may paninindigan. Ngayon, sa gawain ng pagbibigay, napapakinggan nyo yung katotohanan, napakinggan natin kung ano pangalan ng kaharian, na lahat ng bansa ay hahanapin sa bansang Pilipinas, sa Silangan. Dito natupad ang hula ni Propeta Isaiah sa pulo ng mga dagat, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel. Dahil ang bansang Pilipinas eh, meron 7,000 more than ang pulo ng mga dagat dito sa Pilipinas. Maliwanag ho na dito natupad ang hula ni Propeta Isaias. Ngayon ho, last week of the month, ano? Ng year 2018, napakinggan nyo ang katotohanan. Pinakikilala namin sa inyo ang Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon sa kumpetisyong espiritual na ang hain ay pag-ibig. Sa sino man ho mabibless, dukaw ang pinanggagalingan ng pagpapahayag ng layunin ng Panginoon Diyos ng kaligtasan sa sino man. Sa lahat ito na mabibless, hindi ho mawawalan ng kabuluhan yung pagiging giver natin eh. Dahil maghihintay na tayo hanggang sa muling pagparito eh. Subaybayan nyo sa access ng social media ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Andyan ho yung address eh. Sa lahat ito na magiging giver, hindi ho tayo mapapahiyang lahat eh. Hayag na sa labi natin, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli eh. Yung pagiging giver natin, bahagi ho ito ng pagpapalaganap ng
pagpapahayag ng katotohanan sa social media at yung mga expenses na ibibigay nyo sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion gagamitin sa pagpapalaganap at pagpapahayag ng katotohanan sa buong sanlibutan na ang layunin ay pag-ibig kung paano tayong pinagpala, mapagpapala din natin yung mga kapatid nating Iglesia na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Doon po gagamitin yung pagiging giver nyo, yung mga financial support nyo sa Banal na Bundok ng Zion. Gagamitin ho sa pangangailangan ng ministeryo ng Panginoon na tayo ministeryo, tayo bahagi ng kanyang katawan, ipinarirehistro ho ito, update ito kada taon, eh magiging bahagi kayo ng pagka-re-registered sa Security Commission, yung mga financial support na ibinibigay nyo sa ministeryo ng Banal na Bundok ng Zion. Di ho ba may kabuluhan yung pagiging giver natin? Yung mga philanthropies. Hindi ho mawawala ng kabuluhan yung ibibigay nyo sa Banal na Bundok ng Zion. I-research na ho natin. Iisa lang ho ang Banal na Bayan na nakatala sa langit at ipinaganda na ng tahanan sa langit. Ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. Kaya ho bilang inyong lingkod, dukha at payak, eh, iniimbitahan ho tayong lahat ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Hesus Kristo na ating tagapagligtas. Naialay na natin ng buong puso yung ating paniniwala, yung ating pagkilala, yung ating pananampalataya, mga saksi na tayong tapat sa pagkabuhay na maguli. Dahil ang matatayo lang kung matatag at matibay eh, ang bayang banal, ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, na naghihintay ng pagparito ng ating tagapagligtas. Hindi po ito reality na nakikita, kundi mga mananampalataya po ang Banal na Bundok ng Zion. Hindi po ito reality building na nakikita ng ating mata na pupuntahan natin sa Pilipinas. Hindi ho, mapapakinggan natin sa social media, ipapahayag ang katotohanan. Kaya kung paano ako'y ginamit na kasangkapan upang itayo at ipahayag ang katotohanan na ang layunin ay pag-ibig, magmumultiply po ang karunungan sa lahat ng mga nakakapanood at nakakarinig na ang Diyos ay pag-ibig sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Kung paano sa pamamagitan ni Kristo Jesus ginising ako at iminulat sa katotohanan at inihanda na sa buhay na walang hanggan, maging sa sino mang nakakarinig at magtitiwala ng tapat, magpapatotoo at saksi sa pagkabuhay na maghuli. Iisa lang ho ang bayan na inihanda at ibinangon at inihanda na sa buhay na walang hanggan. Iisa lang ho ang dalisay na relihiyon. Tayo ang dalisay na relihiyon ang tumutupad at kumikilala at mga nagpapatotoo at saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang relihiyon po ang nagtayo ang Panginoon Diyos. Isinubuy buktong na anak, nakikilalanin natin at magpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli. Tayo ho yung dalisay na relihiyon na walang dungis at kapintasan. Bagamat nasa lamang pa, nag-iintay tayo ng katuparan sa muli niyang pagparito na mga tapat tayong naninindigan, na mga nagpapatotoo at saksi sa pagkabuhay na maguli, na mababago. Amen po ba? Amen. Meron tayong napakinggan na pinaniwalaan natin na iniisip natin, ginagawa natin, hayag sa labi natin, saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli, pinaniniwalaan natin na umahayag siya na nakahangi on the air sa Alapaap, yung mga kapatid nating mga nakatulog na, gigisingin sa isang kisat mata at tayo namang nakatayo na naghihintay sa muling pagparito sa isang kisat mata, huwag mababago na yung may kabulungan, mapapalitan na ng walang kabulungan. Yan ho'y inihahayag na hiwaga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, 51 to 52. Pakibasa na lang po natin sa ating mga tahanan. Ngayon, meron hong vision, may pakitain. Napakinggan nyo na kanina. Ngayon, sabi ng ating tagapaglitas, mapalad ang tumutupad ng aklat ng hula ng mga banal na propeta. Madali na siyang paparito. Di ho ba't nakagagalak no sa mga nakakarinig? Wala kayong napakinggan, nakaipokritohan, hindi kayo maniligaw, may katiyakan yung pag-iintay natin sa panahon ng kawakasan. Di ho ba't mapalad, meron tayong napakinggan na katotohanan na ipinahayag sa social media na ang Diyos ay pag-ibig.
kikilalanin natin na yung ating tagapagligtasin, nahayag ang Espiritu sa laman, makasaksi tayo, nagpapatuto sa pagkabuhay na maguli. Di ba ba't meron tayong iniintay bilang mga watchman servant? Tayo yung mga inimbitahan sa kasalang magaganap. Tayo yung mga participant, tayo yung mga watchman servant. Tayo yung mga inimbitahan na nagsisikaing espiritual. Tayo yung mga itinakdang tagapagmana na tinawag na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Nawa po sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, dumaloy ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng karunungan sa lahat ng mga iglesia sa Silangan, Kanluran, Timog at Ilaga upang ang sino man ay mapagpalang espiritual. To God be the glory, kapayapaan ay maghari sa ating mga puso't isipan bilang mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Binabati po namin ang lahat ng mga nangalat na mga banal na kapayapaan ay sumaating lahat. To God be the glory, people of Zion, amen, amen, and amen. Purihin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakagagalak po at patuloy na tayo ay pinagkakaluban niya ng mga dakilang kaaraman at karunungan na siyang maghatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo pong lahat, magalak na magsiawit. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Umawit po tayong lahat ng may buong kasiyahan. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song, sing unto the Lord the Most High. Sumasamba sa iyo sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na nagluluwanag sa aming puso at sa aming mga pag-iisip ang iyong katwiran na aming ipinamumuhay na siyang nagbibigay sa amin ng tiyak na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy na tagumpay namin hinaharap ang hamon ng sanlibutan kung paano sinabi mo sa iyong salita na napagtagumpayan mo na ang sanlibutan. Gayon din po namin sinasampalatayan ng Panginoon na ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan ay pawang amin ng napagtagumpayan kung gaya't kami natiyak namin na kaming lahat na iyong bayan ay nakalalakad ng naayon sa iyong dakilang kalooban. Amen. 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 Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mong pinipisa ng iyong bayan. Patuloy mong tinatawag ang iyong bayan na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Ilaga upang ang bawat isa na bahagi ng iyong bayan ay makalaya na sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay ng sanlibutan ito. At ang maipamuhay na namin, Panginoon, ay ang daan, ang katwiran na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po, Panginoon, at patuloy kami naglalagak ng aming buong pagtitiwala
na kung gaano kalinaw ang sikat ng araw sa katanghaliang tapat, ayon sa dakilang kalooban mo, gayon lumiwanag sa puso't isipan ng iyong bayan ang katwiran na siyang maghahatid sa amin sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon, ng lahat ng mga banal, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming tunay na Diyos na tagapagligtas, ang lahat ng mga kapatid ay magsabi ng Amen. 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 Thank you, Lord.